Ina? Yeah. Hindi ako kita. Kita ka po dyan. Oh, kitang kita ka oh. Maliit lang. Hindi, kita ka. Head ko lang. Good morning guys! So, agising lang natin, excited tayo kasi may mga dumating tayong order galing Shopee. Mga gamit ko kasi ito dito sa ating fish garage. Ito, pakita ko sa inyo. Taga lang, pero parang malilim yung face namin ni Timkin eh. Ayos muna natin. Nice! Let's go! Ayan, medyo malino na ngayon yung aming face dito. Okay na? Kitang-kita na ba tayo? So, pakita ko lang sa inyo yung binili namin na... Ayan, bibili tayong ring light. Kasi nahihirapan tayo dito sa ano garahe pag may ganitong shot tayo. Live selling! Nice, Tintin! Live selling! Dito na ako mag-i-tiktok yun. Tampo nga, paano mag-tiktok si Tintin? Meron na nga ako! Oh, sige. Ayun guys, so bumili tayo ng ring light kasi nga ayan, ganito pag mayroon tayong talking heads, medyo ang itim kasi ng mukha natin. Kasi nasa ibabaw lang yung lighting natin eh. Pakita ko sa inyo, meron pa tayong i-unbox na isa. Let's go! Ayun guys, kung makikita nyo, di ba medyo magulo dito? Kaya ito, gawa rin ng paraan para maayos natin. Pakita ko lang sa inyo yung mga kaninang binili natin. Medyo ginabi na tayo ng balik kasi marami tayong ginawa. So kanina pinakita ko sa inyo yung mga nabili natin sa Shopee. Ito, naayos ko na rin siya kaninang hapon. Ayan, yung ating binili sa Shopee na rack. Ang bili ko dyan ay nasa 250 lang yata guys, hindi ko sure. Ayan, nandito na guys yung ating mga yan, yung pang spray niya, yung aking sticky feed. Ayan, yung mga water conditioner natin, tapos pagkain nandito na rin, mga pang linis, test kit. Ayan, nandito na rin para kung sakali, isang kuha na lang madali. Kasi diba dati, dito yan nakalagay sa ating, ayan, dito sa ibabaw. So, pasensya na guys kasi ang oras na naman natin ngayon ay madaling araw na. Kaya hinahan ko lang yung boses ko. Ayan, diba yung mga gamit natin na yan is nandun sa taas ng rack natin. Eh, nahihirapan kami at hindi siya accessible kasi diba, maliit lang yung space niya dito. Kaya napupunta lagi sa likod yung mga ibang gamit. Kaya, tsaka hirap din dinisin eh. Kung mapansin nyo, binabaan ko rin yung, ano niya, yung rack para... mas reachable yung ano namin, yung mga driftwood din. Yung mga driftwood na sobra ko nandito, mga Tweety, Spider, nandito rin. Sponge filter na mga sobra, nandiyan sa likod. Mga Dragonstone, Riverstone, tapos, ayun, Slatestone. Tapos mga sobrang mga black lava na mga na-stack lang dun sa mga box natin. Ayan, so ito, inayos din natin yung rack dito kung mapapansin nyo. Then ito, bagong setup to ng asawa ko nung nakaraan. Kahapon lang pala actually. Ayan, tapos dito na rin nagay yung mga color blue na mga gapi namin na galing kay Ate Buknay, kay Madam. Tapos ayan, may red lava siyang linagay dito, red lava rack. Tapos yun, stricta pa rin sa likod kasi nga sobrang dami namin strictang binili kay Ate Buknay. Kaya dyan yung muna linagay. Ayan, tapos naka-aqua soil siya. Tapos ito, inayos ko tong mga mood niya para yan yung parang centerpiece ng kanyang beta tank. Kaya in-update ko lang sa beta tank niya kasi biglahan din yung gawa niyan. Sayang hindi ko na content tong beta tank na to tsaka itong curve tank kasi sa kanya yan eh. Kaya ayun, tapos kung mapansin nyo, nilipat ko muna itong to galing dun sa 15 gallons natin, nilipat ko muna dito para mas malinis tignan. Tsaka meron tayong ano dito eh, may gapi rin dito. Tsaka ayan, kabomba yata to or gapi grass, hindi ko sure. Ayan, para mailawan din siya kaya malinis naman tignan eh, okay lang sa akin yung ganyan. Ayan yung update dito sa ating beta rack, ay beta rack sa mga ating nano tank. Tapos dito papalitan ko kasi ito ng ilaw. Pansamantala ito muna yung ginamit namin. Pero papalitan ko rin yan ng katulad dun sa ating 15 gallons para maganda tignan. Tapos ayan, yun lang naman yung update dito sa ating mga nano tanks. Tsaka dito sa ating beta tank, yung albino na parrot natin, ayan no, naglabas na naman siya ng mga babies niya. Ayan, mga kapatid siguro nito yan. Tapos ito yung sinetup niya na nakaraan nung sinabay sa akin sa 15 gallons, di ba? Nilagyan niya na ng ABT niya. Ayan, kung makikita nyo, siguro 6 na piraso to or 5.
So, ayan, meron na mga isda yung mga bagong setup niya. Tapos, ito rin, meron na rin, nilagyan na rin niya. Tapos, ayan lang naman yung update dito sa ating bagong linis na mga rack. Eh, wala na mga kalat. Pati yung dito, medyo linis natin kasi alam nyo naman, nasa garahe tayo. Madali mag-alikabok yung mga rack natin. Kaya, ano yun, sagana dapat sa punas. Eh, minsan napapabayaan. Kaya medyo, ayan, sobrang dumi. Kaya linis muna natin para maganda naman tignan, para kaaya-ayan tignan naman siya. Ayan, medyo maganda na tignan yung mga rack natin dito. Tapos, ayan, update ko rin pala kayo guys. Kumuha tayo ng Amano shrimp na maliliit lang, sobrang liliit. 8 piraso. Ayan, kung makikita nyo, may Amano shrimp dyan na 8 pieces. So, gawin ko, lalagay ko dito sa 15 gallons. So, tara, let's go. Samahan nyo ako. So ayun guys, so update ko kayo ngayon dito sa ating 15 gallons. So di ba pinakita ko sa inyo kagabi, bumili tayo ng mga Shopee products natin. Yung panglagay natin ng yung mga pagkain ng isda natin para mas organize siya. Tsaka mas madaling kunin kasi pag dun sa rack natin sa ibabaw, di ba, napupunta sa likod kadalasan yung mga hindi nagagamit. Tsaka ang hirap linisin, kaya bumili tayo ng rack na yun. Tapos ayan, 4 days nang nakaset to ngayon, nakaset up. Tapos ayan, walang water change. Siguro ngayon pa lang kasi may darating tayong halaman. Ayun, meron pa lang namatay na guppy doon sa ating shallow tank nung Tuesday yata. Tapos ayan, ang ginawa ko, nilagay ko dito yung guppy natin para merong pagkain yung ating beneficial bacteria. Kasi di ba natatandaan nyo, meron tong nutrifying bacteria nilagyan natin. Tapos pinigakan ko rin ng sponge filter na galing sa mga lumang aquarium natin para bahayan ng beneficial bacteria. Kaya ginawa ko, nilagay ko dito yung patay na guppy. Tapos kanina, nag-check tayo ng parameters. Okay yung ammonia niya, pero yung nitrates is siguro nasa 50 ppm. Pero yung ammonia siguro nasa 0 to 5 ppm, nasa ganun. So, ibig sabihin, yung ammonia niya is nakakain na ng beneficial bacteria natin. Kaya yung, yun, yung ammonia niya is na-convert na natin into nitrates. Yung nga lang, medyo mataas yung nitrates nito, siguro nasa 50 ppm. Ayan, ito nasa 50 ppm pa yung nitrates nito. Kasi siguro hindi pa ganun karami yung plants na ma-absorb. Kaya ngayon, darating yung buhos ng palandra natin. Water change ko to ng 80%. Then tsaka ko ilalagay yung mga dark Catarina natin na buhos ng palandra. Ayan pala guys, shoutout sa iyo buhos.ph sa buhos ng palandra na goodies na binili ko sa iyo. Then salamat din pala sa freebies na buhos ng palandra. Na ano nga ba yung free niya sa akin? Pandora Queen. So shoutout sa iyo Sir Rafael sa Buse Palandra na freebie mo sa akin. Ayun, meron din pala tayong parating na isa pang halaman na Trident galing kay CM Fish and Limited. So hinihintay lang din natin 'yon. Ayun, so li-link ko dito yung Facebook ni Buse PH para ma-check nyo guys yung mga Buse Palandra niya. Tapos ayun, wait ko na lang siguro yung rider, tapos water change ko to para pagdating is lagyan na natin yung mga Buse Palandra. Tapos ayun, darating din pala ngayon yung mga tay micro crabs natin na ilalagay dito sa ating 15 gallons. So hinihintay ko na lang din yung rider, tapos lagay na natin yung mga tay micro crabs. So ayun lang guys, let's go. Dumating na yung ating mga Buse Palandra na ano to, Dark Catarina at ayan, Pandora Queen na Buse Palandra. Ang ganda. Nice. First time ko magkaroon ng ganito. Tsaka itong Dark Catarina, first time din to. Excited tayo. Water change tayo ng 80%, tapos tsaka natin lagay itong mga to. So ayun lang, tara, let's go, let's go. Ayan guys, na-refillan ko na ngayon ng tubig itong 15 gallons natin. Ayan, skimmer natin, gumagana na rin, humihigop na rin. Para makatulong siya, papaklear yung ano natin, yung tubig natin, yung ibabaw. Para wala masyadong debris na lumulutang sa ibabaw. Ayan o, oh, lakas na naman yung humigop. Ayan, pati hangon back natin, all goods na rin, gumagana na. Tapos, pakita ko sa inyo ngayon yung ating mga biniling Dark Catarina na Buse Palandra. Ayan guys, so nalagay ko na ngayon yung mga Buse Palandra natin na Dark Catarina ba or Dark Catarina. Hindi ko sure ko pa dabi kasi basta Buse Palandra na lang. First time ko lang din pala magkaroon ng ganitong klaseng Buse Palandra kasi medyo pricey siya at hindi siya katulad ng mga Buse Palandra na binibili ko noon. Kaya medyo hinay-hinay lang tayo doon sa pagbili ng mga ganitong klase ng Buse Palandra. Pero guys, napakasulit talaga, napakaganda. Ayan, ginawa ko lang naman, dinikit ko lang naman to sa kahoy. Or pwede rin sa bato, tsaka pwede rin ipit-ipit lang. Kasi nga, para din tong Anubias guys na epiphytes plant.
Kasi doon siya sa water column kumukuha, hindi naman siya root feeders na katulad ng mga stem plants na kailangan mong ipaon sa sand or sa aqua soil. Ayun, napakaganda nung ano, nung Dark Catarina. Tsaka sana hindi rin siya malusaw sa akin. At tapos siguro bukas maglalagay tayo nung Thai microgrub na sinasabi ko sa inyo dito sa ating 15 gallons. Kaya abangan nyo yun, guys. Ayun, all good na to at gumagana na lahat. Balikan ko na lang kayo siguro bukas. Hanggang dito na siguro yung video to. Maraming salamat, guys. Let's go! When we wake, hear the birds and see the sun, side by side our fears are done, all the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Tuloy muna tayo dito kasi medyo mababa na rin yung mga stem plants natin dito eh. Samahan niyo ako. Let's go. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Ayun guys, nalagay natin ngayon yung mga Thai microgrubs. Ang kukit nila. Para silang gagamba, guys. Alam niyo yung gagambang binaygonan, yung nakaganyan na sila. Para silang mga ganun. Kaya hindi yung mapagkakamala mo, kala mo patay eh. Kasi nga nakaganon sila, tapos bigla silang bubok ang ganyan, no. Kala mo talaga mga gagambay nung uuna eh. Kala ko mga gagambang talon eh. Putik yan. Ayan, hindi natin sila makita dahil sila nga ay mga shy type na crabs. Ayun, may nakasilip pang maliit. Ayun, no. Tatlong pair pala, guys, yung kinuha natin na Thai microgrubs. Ayun, first time ko lang din mag-alaga nito kaya sana hindi sila mamatay dito sa ating tanks. Ayun pala, kapag naka lava bits ka, yung susuksok nga sila sa substrate. Kaya siguro maganda rin nga yung sand, black sand, pwede nga sa kanila black sand. Or yung lava bits na mas pino dito, yung mas fine. O kaya yun, black sand, pwede nga. Ayan sila, ayan, nagsusumiksik lang doon. Ayun, nakakatawa. Sobrang ganda nila. Ang cute. Para silang umang. Yung nasa beach, guys, para silang mga umang. Nakakatawa sila. Kaya, ayun. Shoutout din pala kay sir. May freebie tayong dalawang apple snail yata to. Ayan, oh. Sa mga gustong kumuha ng Thai microgrubs nga pala, guys. PM nyo lang si Carlo Matthew. Subscriber natin to, guys, sa kanya kumuha ng Thai microgrubs. Ayun, sir, maraming salamat sa iyo. Ang next ko ilalagay dito, guys, abangan nyo, Cardinal Tetra. And then, abangan nyo na lang kung ano pa yung mga ilalagay natin dito. Ayun, siguro hanggang dito lang yung video natin sa update na itong 15 gallons natin. Kung naka-up ka dito, maraming salamat. Huwag nyo pa nakalimutan mag-like, share, subscribe sa YouTube natin. And kita-kita sa sunod na video. Maraming salamat. Let's go!